Ano ba ang mga dapat mong asikasuhin kapag nag-resign ka? Dapat mo bang i-continue ang pag-contribute mo sa SSS, pag-ibig, or PhilHealth? SSS, dyan nakasalalay ang retirement mo. Maternal benefits, kapag nagkasakit ka, may death, etc. Kung ano pa, marami kang mapapala dun. Kaya kung ako sa'yo, ituloy-tuloy mo yun. Kapag retirement ang habol mo, sa SSS, $1,750 ang ibayad mo for the last 5 years before ka mag-retire. Pero yung years before nun, kahit minimum pa lang na $330. Kung maternity benefits naman ang habol mo sa SSS, pare, September ang due date mo. From April to September, which is 6 months, hindi counted yun. And then, yung before nun, yun yung ika-count nila. Pag mas malaki yung kinontribute mo sa mga oras na yun, mas malaki mo kuha mong benefit. Pero, kung maliit lang, minimal-minimal lang, edi minimal din ang makukuha mo. Nasa tamang timing yan. Sabi nga nila, sa tamang panahon. Number 2, PhilHealth. Kasi, kapag hindi mo inayos ang PhilHealth mo, paano kung na-hospital ka at ang dependents mo tulad nito, Pag-ibig, sino bang ayaw ng love life? De, joke lang. Kailangan mo yun kapag magluluwin ka, lalo na kapag gusto mong gumawa ng sarili mong bahay sa future. Hi, on the way ako sa PhilHealth para i-check ang contributions ko. Freelancer tayo, so kailangan nagbabayad pa rin tayo ng PhilHealth. Kasi, who knows? Hinahanap ko ang PhilHealth ngayon. Kung nawawala ka, magtanong ka lang, saan po ba ang PhilHealth? Sa PhilHealth, kapag gusto mong maglagay ng dependent, kailangan may dala ka na proof like marriage certificate or birth certificate, yun yun. Dahil nakalimutan akong magdala ng photocopy, pumunta ako dito, okay? Para magpapayad. Okay guys, tapos na akong magbayad ng PhilHealth. So, as per my contributions, since May yung last contribution ko, so nagbayad ako until September. So it's 200 pesos per month. So nagbayad ako na 800 pesos until September. Tapos moving forward, pwede na akong magbayad sa bank. Ang saya guys, meron na akong sarili kong PhilHealth ID at ngayon ko lang nakuha yun after years of contribution. 85 months ako nag-contribute, no? 200 pesos, pwede na yun. Sayang din, di ba? Pag nanganak ka, tandaan mo, sa lying-in daw, may 9,000 pesos kang makukuha kapag normal delivery. I'm on my way to location number 2 for SSS naman. So, tapos na ako sa PhilHealth. It's 9:22. O, diba? Mga 1 hour and something lang ako sa PhilHealth. So, sana sa SSS, saglit lang din ang pila. I have arrived na sa SSS office. Titignan ko yung situation kung maraming tao o hindi. So, yan. Medyo marami. Time check. It's 11:15 and tapos na ako sa SSS. Nakapag-contribute na rin ako hanggang end of year. Huwag ka na magdalawang isip. Go! Mag-contribute na! SSS, pag-ibig, PhilHealth! Go! I-push mo na yan! Sayang din yun, di ba?